Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pag-review ng episode 2 ng mainit-init pa na The Queen's Gambit. Ayan, kung makikita nyo sa picture si Elizabeth Harmon, dalaga na siya dito at wala na siya sa orphanage kasi nga dumating yung time na may nag-ampon na sa kanya kaya meron na siyang pamilya. Ayan, so ito yung first tournament na sinalihan niya kasi nga nagipit sila sa pera so kinakailangan niya sumali sa tournament. Ang nagpahiram sa kanya ng registration fee ay ang kanyang dating trainer na si Mr. Scheibel. Ayan, yung custodian doon sa orphanage. Kasi nga, nagipit sila. Ayaw naman siyang bigyan ng pang-registration ng kanyang mother eh. Kasi nga, 5 USD nung panahon na yon eh medyo malaki-laki ang 5 US dollars. So, ayan, sumulat siya kay Mr. Scheibel na baka pwede siyang pahiramin, may sasalihan siyang tournament, and then ibabalik niya ng 10 USD kapag siya ay nanalo. Ayan, so tingnan natin ang nangyari dito sa tournament na ito. So ito yung unang i-feature na laro doon sa movie. Laro niya kay Cookie na may rating na 1520. Ito yung posisyon, black to play, ang titira ay si Cookie. At ang itinira ay Bishop G4. Ayan. Okay, so posisyon na lang po, masyadong malayo na kasi kaya hindi na natin mauugat yung pinagsimulan talaga ng laro. Okay, after Bishop G4, ano kaya dito sa palagay nyo ang excellent move na binitawan ni Harmon? Nung naitira niya yon ay talagang tuloy-tuloy na ang pagka-winning ng kanyang posisyon. Sige po, bigyan ko kayo na kaunting segundo para ma-pause at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat ang ginawa niya dito since pwersado na naman, Queen takes G4. Ayan, so pag Bishop G4, kumpiyansang-kumpiyansa pang... Kumbaga yung itsura nung kalaro ni ano, kumpiyansa pa eh. Pero pag queen takes G4, ayun lang, rook takes G4. Pero nung nag bishop E5 check, ayun, nakaramdam ng lungkot. May ganun pala. Check. So, walang magawa. Kung haharang kasi ng tore, eh bishop takes G7, eh may tore. So, mamamati ang black king. So, dito, hinarang na lang ni Cookie. So, pag queen F6, then bishop takes F6 at dito, nag-offer ng draw si Cookie. Siyempre, hindi pumayag si Harmon kasi winning na winning. Grabe naman yan. Hindi pwede kasing tumawin sa G8 kasi may nagbabantay na ano, may sniper eh. So dito, nag-resign na. Pero kung itutuloy natin, rook G7, bishop takes G7 lang ang gagawin. Matchas. Okay? So, ngayon, sunod naman natin yung isa pang importanteng game. May rating din ang kalaban niya. Siya kasi wala pang rating. First time nga niyang sumali eh. Ito yung laro niya kay Towns. Okay, posisyon ko lang ha. Ayan. Okay, so lamang ng isang pyesa si Harmon. Pero ang problema, lamang naman ng dalawang pawn si Towns. Ayan, so dito, ang ginawa ni Towns, nag-rook takes H6. Okay, so ispatan nyo nga ang good move ginawa dito ni Harmon. Ibigay ko po uli sa inyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa dito ay King G7, good move. Simple lang, tineret lang ang tore. San pupunta ang tore? Nag-rook H5. Bakit? Kasi nga, kung didiretso ang tore sa H4, sagarin ang pagtakbo or pagtakas, meron kasing knight f3, mafo-fork. So tangay ang rook sa h4. So wala na. Winning na ang black. Kaya dito kahit papaano umiiwas, nag-rook h5. At dito sinundan pa ng another strong move, king g6. Tineret uli ang rook sa h5. So ganun pa rin, pag rook h4, nakahamba pa rin ang knight f3. So saan pupunta? Ang ginawa dito ni Towns, nag-rook a5. Ang ginawa ay tangay ang tore, may fork. Pag knight b3, resign na si Towns. Kasi dito kasi, kung magro-rook c5, wala rin eh, tangay din eh. Oh. Ang tindi ng control, ang lakas ng knight. Kaya mas gawin nating laging centralize sa mga pyesa natin hanggat maaari. Mapa-queen, mapa-tore, mapa-bishops, maganda na sa center para mas marami siyang control. Okay, so ang ganda ng laro niya, pag knight b3, resign si Towns. Okay, so... Dadako na ngayon tayo sa pinaka-championship game niya kay Harry Beltic, ang state champion. Okay, so simulan na kagad natin. Ang ginawa dito, Harmon played e4. So nag-c6 si Beltic. Yan ay Karokan defense. At dito ay nag-knight f3, nag-d5, nag-knight c3. Bishop g4 talaga ang linya dyan. h3, kinakapture talaga ang knight. Queen takes f3,
then nag E6. Ayan, so matapos capturing ang knight para magkaroon ng solidong sentro at wala ng bad bishop sa C8. Yun ang idea ng bishop G4 eh. So dito, nag G3, G6. So yun nga lang, medyo parang loss of tempo ang black dito kasi usually nag G6 lang kung sarado ang pawn at yung E6 hindi pa naitira. Nasa E7 pa. Kasi dito, pwede namang mag-develop ng simple lang eh. Knight F6, then Bishop E7, castle. So, nakatipid ng tempo. So, dito, yun nga lang ang ginawa ni Beltic. Siguro, marahil medyo minaliit niya si Harmon. Nag G6, pinartidahan pa niya ng isang tempo. So, dito, nag Bishop G2, fianchetto. Ganon din si Beltic. Nag castle. Knight D7, develop lang. Nag Queen E2, umiwas kasi nga may mga potential tempo sa Knight E5. Atakihin ng Queen sa F3. At dito nag D4. Ayan. So, inatake kagad ng knight. Nag knight B1. So, interesting para mamaya, i-develop mamaya yung knight sa dito pagka naitira na yung pawn. So, dito nag E5. Kinontrol lang ang center. Nag D3. Knight E7. Nag F4. Ayan. Queen C7. Medyo hawig ang struktura ni Harmon sa King's Indian attack kung tawagin. Kiya. At dito, nag A4. Ayan. So, para ang idea, knight A3, knight C4, yan po ang idea kapag nag A4 eh. Alright, and then dito, nag castle, nag F5, ayan, good move. So, tamang-tama itong F5 ni Harmon. Kasi nga, yung black dyan mag-F5 eh. So, yung F5, pang-ipit. So, medyo alanganin yung ginawang castling dito ni Beltic eh. Mas maigi raw dito kinapture na. E takes F4, then mag-G takes F4, tapos saka mag-castle. Ngayon, kung mag-ano man, kung mag-F5 man, eh, ibang usapan na to kasi may G takes F5, E takes F5, then Rook AE8. Ayan, tapos maluwag, hindi masikip. Unlike dito sa nangyari, tingnan nyo ha, nag-castle, may F5 eh, ipit eh, oh, ipit. So dito, nag-F6 para hindi na makapush mamaya ng F6 pa. Then nag-knight dito, tuloy lang sa pag-develop. Nag-bishop H6, so ginamit ni Beltic yung bishop niya kasi nga, wala eh, barado na ng pawn eh. So walang ano na, walang purpose. So Bishop H6 kahit pa paano may purpose. At dito, nag King H2. So pumosisyon muna, prophylactic. King H8, kinapture na F takes G6. H takes G6. So dito pag capture, tumayo si Harmon, nagpunta ng CR. Ayan. At dito medyo parang balisa siya, medyo parang nagtatalo loob na siya, parang may agam-agam, parang nawawala ng kumpiyansa. Ayun. So sa CR, ininom niya naman niya yung kanyang pambato, yung weapon niya, yung green pill. Or nung sa orphanage pa, iniinom nila yon, vitamins kung tawagin eh. Ayan, so ininom na naman para lumakas ang katawan. So bumalik, nagpatuloy, at dito nag-knight F3, bishop takes C1, rook A takes C1, nag-knight C5, tineret ang pawn sa A4, pero hindi na pinansin niya, nag-C3 lang, napakagandang counter sa D4, at dito, nag-knight B3, inatake ang rook sa C1, then nag-rook CD1, rook AD8, nag-knight H4, ayan na, nagsimula ng mam-pressure or mag-create uli ng atake sa kingside, nag-queen C8, kasi ang idea kasi may mga ideal queen G4 eh, so inunahan na, kinontrol na kagad ni Beltic yung potential na mag-queen G4, at dito, nag-bishop F3, nag-queen E6, bishop G4, at dito nag-queen F7, nag-knight F3, good move ang idea, mag-knight takes E5 or knight G5, then knight E6 may fork. Ayan, since ang lakas ng tore, nakapin ng queen sa F7, at dito nag-queen G8, H4, king G7, nag-rook F2 ang idea, magpa-pile up para mabust talaga ang pressure sa F6 or sa F-file, at dito nag-rook D6, medyo na pressure, masyadong maagang pagka-depensa naman. Nag-rook DF1, yung pala, na-realize ni Beltic, may knight takes E5 din. Then F takes E5, may rook takes F8, bumalik uli. Nag-rook DD8, and then nag-queen C2. Ayan, so pressure lang sa knight sa B3. Nag-B6, H5, ayan na. Pinomba na yung kingside. At dito, nag-C5, hindi pinansin ni Beltic. Nag-H takes G6, nag-D takes C3, B takes C3, then nag-C4. Ayan, so syempre, hindi naman pumayag si Beltic na si Harmon lang ang tipong may ano, may plano sa kingside para umatake. So kumakounter din siya sa kabila. At dito, nag-D4. Yan ang good move. Okay, kasi kung kakapturein, wala, magiging aktibo lang ang queen. Eh. Queen takes C4 and then mape-pressure pa yung pawn sa C3. So itong D4 para, ang ganda kasi niya, tinan nyo, nag-E takes D4, C takes D4, Knight takes D4,
knight takes d4, rook takes d4, may e5 naman. So, ibig sabihin, nagkaroon ng malakas na pressure sa f5. So, yan ang compensation dyan ni Harmon. At dito, nag-f5. Siyempre, hindi pwedeng capturein yung e5 pawn kasi nga may rook takes f8. Ngayon, kung ang gagawin naman ay rook takes g4, eh may e takes f6. Fork pa rin. So, baka ito na lang ang gawin. Rook takes f6, then rook takes f6, and then queen h8 check, king g2, queen a8 check, and then dito may king h3. Ayan, threat pa yung rook sa g4. Tapos mamaya, may rook f7 na coming. So, delikad ding ang black dyan. Delikad ding, delikad James. Okay, kaya dito, obligadong f5 kahit papaano, masara-sara. Nag-bishop takes f5, nag-queen d5. Ayan, so, pasimple ang threat dito ni Beltic. May rook takes f5 siya or knight takes f5 na kapag nag-rook takes f5, meron siyang rook d2 coming. Ayan o, matatangay ang queen. So dito, may ginawang interesting treatment si Harmon. Ano kaya yun? Pakigis nyo po. Sa mga nakapanood na, eh, i-analyze nyo na lang. Sa mga hindi pa, papasel ko. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ni Harmon ay Bishop E6, sacrifice. Pero nagkaroon naman kasi ng, ayun o, nagkaroon ng contact sa F-file. Eh. Ang ginawa dito, nag-Rook H8 check. Ayan, so liwanagin natin, isa-isahin natin. Kung kakapturein yung Bishop sacrifice, syempre mayroong Rook takes F8. So, alam na natin yan, lamang na talaga yan, fatal na ang black dyan. Okay? Ngayon, kapag ang ginawa naman ay kumapture muna Rook takes F2 check, mayroong Queen takes F2. Ayan, at kapag kinapture, kasi nga, wala eh, ang dami ng threat, may queen f8 na. So, pag nag-queen takes e6, magku-queen f8 check, hindi naman papansinin yung tore sa d4 eh. Queen f8 check na lang, at kapag nag-king g6, may rook f6. Ayun. Tangay ang queen sa e6, so fatal na ulit. Okay, wins for white. Tayo? So, kaya dyan, pag bishop e6, pinakamaganda ang naging sagot dito ni Beltic, nag-rook h8 check. Ayan. So, ano idea? Kapag nag-king G1, eh, di matchas pa rook H1 or queen H1, matchas pa. So, dito, obligadong bumalik. Bishop H3. Then, nag-knight G6. Yun lang. Kumapture si Beltic. Yan ang blunderations! Blunder yan. Kasi, equal itong position na to kung nakita ang rook D3. Para kahit papaano maputol ang access ng queen sa G6. Tapos, timing na lang. Halimbawa, dito kung ang gawin ay Rook F7 check, meron lang King G8. Ayan. So, hindi naman makapture yan basta-basta kasi nga may Rook D2 eh. May panggulo na Rook D2 check eh. Diba? So, maiiwanan yung second rank. Ngayon, kapag nag-Rook F8 check, King G7. Pag nag-Rook 1F7, King takes G6. So, may capture na kasi nga na-disconnect na yung pagkakasuporta ng Queen sa C2. So, napaka-importante ng Rook D3 talaga. Equal lang yan. Safe ang black dyan. Kasi save ni Beltic sana yung position niya. Yan. So, yun nga lang, ang ginawa dito, nag-knight takes g6, then, nag-rook f7 check, kitang-kita naman, at dito, nag-king h6. Ano ba ang mangyayari kung makipagsabayan si Beltic? Queen takes f7, rook takes f7 check, king takes f7 para dalawang tore sa queen. Ano ba ang gagawin ng puti? Ito raw ang nakahanda. Queen f5 check. Ngayon, king g7, syempre, para at least manatiling may suporta yung knight sa g6, mayroon daw queen f6 check. Ngayon, saan pupunta ang king? Pag king h6, bishop f5 pa rin. Kapag nag-king h7, sa h7 pumunta, bishop f5 pa rin. Ayan. Okay? So, pero ang ginawa dito, king h6 analysis, and then bishop f5, rook g8, and then nag-e6, rook d2 check, king h3. So, dito, decisive advantage na ang white. Okay? Kaya hindi sinabay ni Beltic eh. Ngayon, baka may nakakaisip sa inyo kasi ito nung inanalyze ko, sabi ko, bakit hindi mag-queen F2? Tangay na kagad ah. Shortcut na. Yun pala may knight F4. Matindi pala yan. So, kapag kinapture ang rook, may rook takes H3, king G1, may knight E2. Aroy! Talo pa bigla ang puti. Talo si Harmon pag nagkataon. Yan. So, ngayon, kapag kumapture, ito naman ang gagawin. Rook D3. Ayan oh. Tangay ang bishop sa h3. So, wala na. Decisive advantage pa rin ang black. Matindi. Tapos may strong passpawn pa. Oh. Mas malapit yan. Okay? So, yan ang analysis dyan. Kaya dito, pag rook f7 check, napilitan na lang si Beltic na mag-king h6. Yun nga lang sa hindi niya inaasahan
ay mayroong ibinatong pambulaga si Harmon. Ano kaya yung pambulaga na yon? Nung naitira niya yon, resign ka agad si Beltic. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Queen takes G6 sacrifice. At dyan ay nag-resign na si Beltic. Bakit? Bakit nag-resign? Kasi kung magkiking takes G6, eto po ang laman. May rook 1, F6 check. Kahit saan pumunta, pagpalagay natin king G5, mayroong rook F5 check. Okay? Ngayon, kung magking H6, etong gagawin. Rook 7, F6 check. King H7, rook H5 check. King G8 or king G7, eto pa rin ang gagawin. Rook G5 check. Talagang walang ibang square kundi king H7, eto. Diyan mauuwi sa matamis na pagkamate sa bishop F5. Ayan o. Ubos. Wala nang tatakbuhan ang king sa H7. Okay, so kaya pag queen takes G6, nakita na ni ano yan, ni Beltic, ni resign na niya. At ang nag-champion dito, walang iba kung hindi si Harmon sa kanyang first tournament at tumanggap siya ng 100 USD. Nung time na 1960s, yung 100 USD, malaki yon. Malaki yon. Sa panahon ngayon, eh wala, kulang 5,000 piso lang yon, maliit yon. Pero noong araw, baka ano na yon. Baka mga 50 mil hanggang 100,000 piso na natin yon. 100 USD, malaki yun nung araw. Ayan po, so maraming salamat at pasensya na po kung ako'y mayroong mga pagkukulang na i-follow up dito sa pag-review na ito. Pero asahan nyo po, sa buo ng aking makakaya, i-review natin ang mga episodes na dapat ma-review. Okay, so antabayanan nyo naman ang i-review natin na episode number 3. Okay, maraming salamat po muli sa mga bago sa channel na ito at hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.